Magandang gabi. Good evening po sa inyong lahat. May pila man po ito. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na taon-taon sa ating bansa, kilala ang Pilipinas sa pinakamahabang Pasko. Sabi nga ng mga Amerikano, I don't know with Philippines, they have the longest Christmas ever. Because pag sumapit na ang ber, ramdam na ang simoy ng malamig na hanging Pasko. Ramdam na rin ang mga ngiti, ngiti na kung saan na nagbibigay ng pag-asa na muli nating alalahanin ang kapanganakan ni Panginoong Hesukristo. Yan ay isang kultura, tradisyon na baha, na part or bahagi na kailangang ipatupad, ipalaganap. Tradisyon at kultura or kostumbre na kakaiba sa buong mundo. Pero hindi lang mo yan patungkol sa kostumbre o kultura. Nandito rin, may papalaganap natin, mapaparamdam natin ang diwa ng Pasko. Muling may papaalala sa lahat na ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan. Pagmamahalan sa isa't isa, sa jowa, sa syota. Sana all! Wala? There's so many fish in the ocean. Pagmamahalan sa ating mga kaanak, pagmamahal sa buhay, at higit sa lahat, pagmamahalan sa kapwa na tagubilin ng Panginoon Diyos. Mahalin mo ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa akin. Iyan ay itinala sa Biblia. Kaya kung bakit din natin dito ginawa sa makasaysayang lugar na ito, sapagkat nasa likod ko ang isang patunay ng isang Pilipino, isa sa maraming Pilipino na nagpatunay na mahal niya ang kanyang kapwa at kanyang bansa. Ibinuwis niya ang kanyang buhay sa pagmamahal sa atin na siya namang ating pinakikinabangan ngayon. Ang masarap na tinatamasa nating kalayaan. Yan po si Andres Bonifacio. Yan, mga ribulto, mga bato, mga bakal, stainless, o ano pa man, uri ng material na bagay, ay mga material lang na bagay kung iyong titingnan sa una. Pero, importante sa kabataan na maunawaan ninyo, hindi yan itinalaga dyan para isang dekorasyon lamang. Yan ay itinalaga ng Estado sa pagpapaalala sa atin ng kabutihan ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani. Ipinapaalala ng Estado na kung saan kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa, nasa kabilang dako ka man ng mundo at wala ka na sa sanlibutan, you will be immortalized. You will be remembered so that others will do the same. Kaya ang pagmamahal sa kapwa ay sana laging umiral sa atin, hindi lamang dahil magpapasko. Dahil sa pagmamahal sa kapwa, unti-unti nagkakaroon tayo ng malasakit. Pag may malasakit, may pagsasaayos. Pag may pagsasaayos, magiging maliwalas. Pag naging maliwalas, nagiging maganda ang pagtingin ng tao sa kanyang pamayanan. At lalong gumaganda ang pagiging pananaw o magiging pananaw ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran. Yan po sana ang mangyari sa darating na 2020 ng buhay natin
sa darating na taon. Na unti-unti na tayo mga tagalungsod na magsaayos, makiisa, magkusa. Magkusa na kung saan na ang layunin ay makisama sa magandang direksyon na nais na puntahan ng pamalang lungsod para sa kanyang mamamayan. Kaya po, ang pagmamahal, hindi lang sa syota, hindi lang sa jowa. Ang pagmamahal na hinihingi namin sa inyo, na hinihingi rin ng Diyos, ay pagmamahal sa kapwa. Yan ang diwa ng Pasko. Nais namin ang kapatid sa inyo. So muli, ngayon, sa mga manunood, sa mga nandito, nakita nyo na kung gaano kadilim ang Maynila. Ngayon, patay ang mga ilaw sa buong lungsod. Ganyan ang inabutan nating lungsod ng Maynila. Lalo na ito. O sino ngayon ang maglalakad dito kung ganito ang itsura nito? Dahil sa kabutihang loob ng mga kasama namin kawani sa pamalang lungsod, sa pagsisikap nila, naging maaliwalas ng unti-unti ang lungsod. Nagsimula na tayo ng tama. Sumama na kayo. Tapusin natin ng tama. Kaya muli, ipinagpapasalamat ko sa aking mga kasamaang kawani ng pamalang lungsod ang pakikiisa ninyo. Sana nga, magbuti pa tayo at patuloy natin mahalin ang ating tungkulin inatang sa atin sa mga halal ng bayan, mga konsehal, sa ating Vice Mayor, Congressman, Barangay Chairman, Kagawad, lahat ng halal ng bayan ng ating lungsod ng Maynila. Sana po magkaisa na tayo. So muli, advance! Merry Christmas! At sana may advance na rin ang bonus. Napuhayan kayo ng dugo. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking ex-girlfriend. Ngayon, asawa ko na po. Ayan po si Daini. Yari ka. Anyway, muli sa inyong lahat, nawa, palain kayo ng pong may kapang, maging masaya at tagumpay ang darating na Kapaskuhan sa bawat pamilyang Manileño at sa ating bansa. Gandang gabi po, Manila! God first! Maraming po sa ating pinamamahal na Mayor, Mayor Isko Moreno!